Part 2. Panay ang punas ko ng pawis habang nasa daan. Tirik na tirik kasi ang araw. At kung taas ng araw ang pagbabasehan ko ng oras, siguro ay mga nasa alas 11 na ng umaga. Kaya mo pa ba? Tanong ni Light na inabutan ako ng tubig. Oo naman, kaya ko pa. Sagot ko rito sabay inom ng tubig. Kahit na sa loob-loob ko ay pagod na ako. Ilang oras na kami naglalakad sa masukal na gubat. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakarating sa kinaroroonan ng yate. Bakit parang hindi kayo napapagod? Tanong ko sa mga ito na nginitian lang ng mga ito. Of course, well-trained kami para sa mga ganitong sitwasyon. Sagot ni Diego na para bang nag-i-enjoy pa sa sitwasyon namin. Kaya pala. Sa bagay, mga militar kayo at part ng secret security group na ipinadadala para sa ganitong sitwasyon, di ba? Bahagya pa akong lumingon sa mga ito habang patuloy lang sa paglalakad. Aray! Steve naman, bakit bigla kang huminto? Sita ko kay Steve na mabilis tinakpan ng bibig ko. Shhh! Senyas nito sa akin, sabay hila paupo, saka tinanggal ang kamay sa bibig ko. Sinenyas na nito sinalight na isecure ang paligid na mabilis namang nagsikilos. Kinakabahan akong napatakip ng aking bibig dahil sa takot. Steve! Don't let them take me again. Please, I want to see my father. Pakiusap ko rito, na halos ay bulong na lamang na lumabas sa bibig ko. We're here, and we will all protect you from them. Iuuwi ka namin ng ligtas sa iyong ama. Pangako yan. Dahil sa sinabi nito'y bahagya ako ng kampante, pero kinakabahan pa rin talaga ako. Wala na. Let's go bago pa nila tayo makita. Malapit na tayo sa pampang na kinaroroonan ng yate. Wika naman ni Zigel na may hawak na kompas. Mahigpit naman akong hinawakan ni Steve sa kamay ko at mabilis na hinila patayo. Basta nakasunod lamang ako rito habang panay ang sulyap sa kamay nitong nakahawak ng mahigpit sa kamay ko. Kahit sobra ng pagod ko'y pinilit kong itago yon dahil kailangan naming makarating sa Pampang as soon as possible. Isa pa'y ayokong maging dahilan para lamang hindi agad namin marating ang aming destinasyon. Makalipas ang 2 oras pang lakaran ay nakarating rin kami sa Pampang kung saan naroroon ang yate. Inalalayan naman akong sumakay ni Steve doon. Saka na mga ito ay sinakay ang mga dala ng mga itong mga gamit na base sa pag-oobserba ko ay mga barilang laman dahil na rin sa uri ng tunog noon ng ilapag ni Steve sa gilid ng yate. Habang abala ang mga ito ay sumulyap naman ako sa paligid. Noon ko lang napansin na nasa isang isla pala kami. Pero hindi ko alam kung saang isla sa Pilipinas. Natigilan lang ako sa ginagawa kong pagmamasid nang maramdaman ko ang unti-unting pag-andar ng yate hanggang sa tuluyan ng lumayo sa baybayin. Now you're safe. You can relax na. Wika ni Kel na may dala ng beer in can at ibinigay sa akin. Siguro, marerelax lang ako kapag nasa bahay na ako't kasamang daddy ko. Saad ko rito, sabay inom ng beer na hawak ko. Daddy's girl ka pala. Sambit nito na sa halip na ikapikon ko ay tinawanan ko na lang. Siguro, siya lang naman kasi ang kinagisnan kong magulang eh. Wala na si mami na magkaisip ako. My dad told me that my mom died because of heart failure after ako ipanganak. Bigla ko tuloy naisip na maybe it's my fault. Dahil kung hindi ako dinala ng mami ko sa sinapupunan niya, siguro buhay pa siya hanggang ngayon. Yun nga lang, walang Gabriel Rivera na mag-i-exist sa mundo. Nang tumingin ako rito ay seryoso itong nakatitig sa akin. There's something in his eyes na hindi ko mabasa. Pagko ay ibinaling ko ang aking tingin sa ibang direksyon. Pero hindi sinasadyang kay Steve yun huminto. Natitig na titig sa amin ni Kiel. Pero ako na rin ang nagbawi ng tingin at humarap ako sa malawak na karagatan habang unti-unti kong iniinom ang hawak kong beer. Hindi naman ako pala inom na tao. Pero umiinom rin ako, kaya nga lang ay madalang lamang. Ang ganda ng karagatan, payapa at malawak, pero may bangis na tinatago. Sambit ko habang hinahayaan na liparin ang hangin ng buhok ko. Malupit talaga ang mundo. Parang ang mga taong gusto kong saktan sa ngalan ng pansariling kapakanan, di ba? Wala sa sariling na patango ako rito, sabay ngiti. Kung inaanto ka, or if you want to rest, pumasok ka lang sa cabin sa dulo. Nakalaan na yun para sa'yo. Meron ding damit doon if ever na gusto mong maligo. Para mapreskuhan ka. Basta kompletong yate na to.
Ikaw na lang bahala maglibot-libot. Dahil sa narinig ko'y bigla akong nakaramdam ng init at panlilagkit. Para tuloy gusto kong maligo. Mukha ngang kailangan ko ng maligo. Inlagkit ko na eh. Ah, sige, punta muna ako sa cabin ko. Paalam ko rito. Natinanguan lamang nito. Bago ako naglakad papasok sa cabin na itinuro nito. Habang naglalakad ako patungo sa cabin ko'y nakasalubong ko pa si Steve na as usual, malamig pa rin ang pakikitungo sa akin. Steve, sandali nga lang. Tawag ko kay Steve na ilang hakbang na ang layo sa akin. Huminto naman ito at tila bored na humarap sa akin. Why? Tanong nito sa malamig na boses. May nagawa ba akong mali sa'yo? Ba't ganyan na lamang ang pakikitungo mo sa akin? Simula nang magkakilala tayo napaka-cold mo na. Yung tipong parang allergic ka sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nothing. Sagot nito. At takmang tatalikuran na ako ng mabilis ko itong pigilan. Ang unfair mong makitungo. Saad ko rito. Sabay takbo papasok sa cabin ko. Pagkapasok na pagkapasok ko sa loob ng cabin ko'y inilak ko yon at saka naglakad palapit sa kama at naupo sa gilid nun. Makukuha rin kita, Steve. By hook or by crook. Bulong ko bago ko inilibot ang tingin ko sa loob ng cabin ko. Maganda ang pagkaka-organize sa mga gamit. Eleganteng tingnan at mukhang mamahalin ng pagkakabili. Nang may makita akong isa pang pinto ay agad ako naglakad palapit dun at binuksan yon. Bigla tuloy akong nakaramdam ng init nang makita kong banyo yon. At dahil nasa loob na rin naman ako kaya nagpasya na akong maligo, isa-isa kong hinubad ang mga suot ko. At isinara ang pinto, saka ako binuksan ang shower. Medyo nakaramdam pa ako ng panginginig nang maramdaman kong malamig na tubig na bumabasa sa aking katawan. Inabot kong sabon na nasa lalagyan at nag-umpisa akong sabunin ang katawan ko. Walang parte ng katawan ko ang nakaligtas sa sabon. Pagkatapos ay ilang beses ako nag-shampoo para mawala ang panlalagkit ng buhok ko. At dahil kumpleto naman sa kagamitan at hygiene ng banyo ay halos abutin ako ng kulang-kulang 2 oras sa pagliligo bago ako natapos. Preskong-presko na ako ngayon. Teka, ba't walang towel dito? Reklamo ko sa kawalan nang bala ko na sanang magtapis ng katawan bago ako lumabas ng banyo. Mukhang lalabas ako ng walang anumang saplos sa katawan. Pero okay lang naman sa akin dahil wala namang tao sa loob ng cabin, kung hindi ako lang. Marahan kong binuksan ang pinto at saka sumilip sa labas ng banyo. At dahil sigurado naman akong walang ibang tao sa loob ng cabin ay lumabas na ako. Lumapit ako sa cabinet na nakita ko at naghanap ng pupwede kong isuot. Pero kumuha muna ako ng tuwalya at itinapis ko sa kahubaran ko bago ako nagpatuloy sa paghahanap ng damit. Pero nang wala akong magustuhan sa mga nakikita ko ay kumuha na lang ako ng bra na sukat sa akin, pati underwear na nasa plastic pa at halatang hindi pa nagagamit at naiisuot iyon. Naghanap lang ako ng short at hinayaan kong wala akong suot na pangitaas. Tutal, hindi pa naman ako lalabas dahil matutulog muna ako. Pero nagtaka ko kung bakit may mga damit ng babae sa cabin na ito. Eh puro lalaki naman sina Steve. Pero ano bang pakialam ko tungkol sa bagay na to? Makapagsuklay na nga lang at makaidlip kahit konting oras man lang. Sambit ko sa aking sarili, saka inabot ang suklay na nahagip ng paningin ko. Pagkatapos kong manuklay, nahiga na ako sa kama at saka pumikit. Pero kagaya pa rin ng nakaraan, mukha na naman ni Steve ang nakikita ko sa tuwing pumipikit ako. Naiinis akong bumangon at bumaba sa kama, saka nagpalakad-lakad habang nag-iisip ng pwede kong gawin. Pero sunod-sunod namang mga katok ang bumulabog sa pag-iisip ko. But no choice ako kundi buksan ang pinto ng cabin at harapin ang istorbo sa pananahimik ko. Ay, buteteng laot! Sambit ko nang bumulaga ang pagmumukha ni Steve sa akin, nakunot na kunot ang noo habang nakatitig sa akin. Are you trying to seduce me kaya ganyan lang ang suot mo? Tanong nito na ikinakunot ko ng noo. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala lang akong type na damit kaya wala akong suot. Bakit? Malaswabang tingnan? Diba sabi mo nga hindi ka magkaka-interes sa katawan ko? Kaya walang pakialamanan. Teka nga, ano bang ginagawa mo rito? Diba, cabin ko to? Cabin ko rin to. Putol nito sa mga sinasabi ko at diretsyong naglakad papasok sa loob ng cabin, sabay higa sa kama. You mean, we need to stay here together? Wala na bang ibang cabin dito?
Sunod-sunod kong tanong dito na mabilis nitong inilingan habang nakapikit. Marahas akong bumuntong hininga at naglakad patungo sa kabilang side ng kama at naupo ron. Magbihis ka nga ron, kababae mong tao, nakatapless ka. Utos nito sa akin, pero sa halip na sundin ang sinabi nito'y wala akong imik na nahiga sa tabi nito. I don't care kung ano man ang sinasabi nito. Magtiis siya na makita ako na nakaganito hanggang sa makarating kami sa Maynila. Nang pakiramdam ko'y antok na ako'y tumagilid na ako ng pahiga, paharap dito. Pero siniguro kong may malaking espasyo sa pagitan namin. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito bago ako tuluyang nakatulog. Nang magising ako'y halos manlaki ang mga mata ko nang makita kong nakayakap na ito sa akin at nasa may leeg ko ang mukha nito. Steve! Gising! Anong ginagawa mo? Bakit nakayakap ka na sa akin? Tanong ko rito na ikinamulat nito ang mga mata. Pero siniksik pa nito ng husto ang mukha nito sa may leeg ko sa halip na lumayo sa akin. Steve! Hoy! Pakawalan mo na ako! At saka huwag kang sumiksik sa may leeg ko! Nakikiliti ako! Bigla naman itong bumangon at tumitig sa akin ng walang emosyon. Pero ako na ang nag-iwas ng tingin dito at saka bumaba sa kama. Naglakad ako palapit sa cabinet at kumuha ng damit at isinuot. Pagkatapos ay inayos ko lang ang buhok ko at saka ako pumasok sa banyo para iligpit ang marumi kong damit na nakalimutan kong itapon sa basurahan na nasa loob ng banyo. Nang masiguro ko na okay na ilumabas na ako ng banyo, siya namang pagpasok ni Steve doon. Mabuti na lang at nauna na ako at naglinis ako agad ng mga kalat ko. Kung hindi, nakakahiya talaga. Lumapit muna ako sa malaking salamin at pinagmasdan ang kabuuan ko. At pagkuway nagpa siya na akong lumabas ng cabin para magpahangin. Tamang-tama namang nakita kong gabi na at maraming bituin kaya naghanap ako ng magandang pwesto kung saan komportable kong mapagmamasdan ang kalangitan. Sa syudad kasi hindi na ganun kalinaw pagmasdan ng mga bituin dahil sa pollution na dahilan ng mas pag-init ng panahon. Sana ay posible ko kayong maabot at mahawakan. Unlike him na nasa tabi ko nga at nahahawakan. Pero para namang may allergy sa akin, bulong ko na ang tinutukoy ko'y si Steve. Pero balang araw ay magiging akin din siya. Hindi pa lamang siguro tamang panahon para makita niya ako bilang babae na makakasama niya habang buhay. Hindi ko mapigilan ng hindi maluha nang makita ko si Dad nang makababa ako ng yate. Ibinuka nito ang magkabilang kamay nito na tila wini-welcome ang pagbabalik ko. Dad! Malakas na sambit ko na halos takbuhin ko na ang kinaroroonan nito. My precious daughter! I'm glad that you're okay. I miss you so much, my princess. Akala ko hindi na kita muling makikita pa. But you're here. Naluluhang wika nito na mahigpit akong niyakap. I miss you more, Dad. Oh, don't cry. Nawawala ang kasigan mo eh. Biro ko rito na ikinatawa naman ito. It's okay na mawala ang kaastigan ko. Huwag lang ikaw, Gab. You know how much I love you. And I'm willing to do everything just for you. Forgive me if I failed to protect you. I'm so sorry, sweetie. Ngumiti ako rito at saka ito inakbayan. It's okay, Dad. And of course, I love you more. But can we go home now? Almost 1 week na rin akong nawala at pinahirapan ng mga kidnappers na yun eh. I want to rest. Gusto ko rin magbabad sa bathtub na puno ng rose petals. Para kasi hindi enough ang ginawa kong pagligo kanina eh. Of course. But wait for me here. Kakausapin ko lang sina Steve. Wika nito sabay halik sa pisngi ko. Okay, Dad. Sagot ko rito bago ito lumapit kina Steve na nagbaba ng mga gamit ng mga ito. Ma'am Gab, sumakay na po kayo para makapagpahinga kayo habang hinihintay niyo ang inyong ama. Tumingin ako sa tauhan ni Dad na nagyuko ng ulo nang lumingon ako rito. Ah, okay. Tanging nasabi ko saka ako pumasok sa loob ng kotse matapos ako nitong pagbuksan ng pinto na nasa side ko. Pagkatapos masiguro na nakasakay na ako ng maayos ay isinara na nito ang pinto ng kotse. Pero ibinaba ko naman ang bahagyang bintana para makita ko pa rin si Steve kahit sa huling pagkakataon. Habang nakatitig ako rito, hindi ko mapigilan ng hindi makaramdam ng lungkot. Inaamin ko naman na biktima ako ng love at first sight na yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kay Steve nanukno ko ng cold at snob pa. Bakit hindi na lang sa isa sa tauhan ito?
Ay, kawawa naman ako. Hindi ako gusto ng lalaking gusto ko. Bulong ko habang umiiling. Bigla naman akong napaayos ng upo nang makita kong naglalakad ni si Dad palapit sa kinaroroonan ng sasakyan. Ngumiti ako rito nang tuluyan na itong makalapit at sumakay sa tabi ng driver. Muli naman akong sumulap kay Steve na malamig lang na nag-iwas ng tingin sa akin at tila ba ayaw na akong makita ever. Gab, are you okay? Tanong ni Dad na mabilis kong tinanguan. At for the last time ay muli akong sumulyap sa kinaroroonan ni na Steve na sumakay na sa kanyang sasakyan. Let's go, Manong! Utos ko sa driver na agad namang binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho pa uwi sa mansyon. Habang nasa daan ay tahimik lang akong nakatanaw sa labas ng bintana ng kotse at pinagmamasdan ng kaling dinaraanan namin. I'm not sure kung magkikita pa kaming muli ni Steve o ng mga tauhan nito. Pero umaasa ako na sana'y makita kong muli ang mga ito, kahit saglit lang, at makapagpasalamat ng personal. Gab, we're here. Let's go para makapagpahinga ka na sa kwarto mo. Pukaw ni Dad sa pananahimik ko. Susunod na lang ako, Dad. Mauna na kayo sa loob. Wika ko rito na tila nagdadalawang isip kung bababa ng sasakyan o hindi. Pero tinanguan ko ito nang tumingin sa akin. Kaya napilitan na itong bumaba at pumasok sa loob ng mansyon. Nang mawala na sa paningin ko si Dad ay bumaba na rin ako ng sasakyan at sumandal sa may pinto habang nakatitig sa kawalan. Pinagmamasdan ko ang araw na bahagya pa lamang sumisikat sa silangan habang nananatili ako sa kinasasandalan ko. Pero nang mainip na ako ay nagpasya na rin akong pumasok sa loob ng mansyon. Naabutan ko pa si Dad na tila ba may sinasabi sa mga maid. Pero hindi ko naman maintindihan dahil malayo ang mga ito sa kinatatayuan ko. Kesa pakialaman si Dad o makinig sa sinasabi nito, ay diretso na lamang akong umakyat sa kwarto ko para makapagpahinga bago ako magbabad sa bathtub mamaya. All I want is to rest. But I don't know how. Dahil sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, ay mukha ni Steve ang aking nakikita. Steve! 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 Puro na lang si Steve! Si Steve na masungin at cold. Si Steve na may allergy yata sa akin kaya todo iwas. Naiinis akong pabagsak na nahiga sa aking kama habang nakatitig sa kisame. Steve, kapag muli tayong nagkita, I'll make sure na may maganda akong unforgettable moments with you. But for now, kailangan muna kitang isang tabi para makapagpahinga na ako. Saad ko bago ako pumikit ng mariin. Pero bumangon rin ako nang maisipan kong magbihis muna. Bago ako umidlip saglit, lumapit ako sa walk-in closet ko at kumuha ng simpleng damit. Isang malaking t-shirt at maiksing short ang isinuot ko bago ako bumalik sa kama ko para matulog. Naiinis kasi ako kay Steve kanina dahil halos ipagsiksikan na nitong sarili nito sa akin habang natutulog. Tapos, ito pang may ganang magsungit. Naghihikab akong pumikit at hindi na nag-abala pang magkumot. Basta, matutulog ako kahit ano pa man ang itsura ko. Steve's point of view. Ilang magkakasunod muntong hininga ang pinakawalan ko bago ako bumalik sa kama ko. Kanina ko pa pinag-iisipan ang pabor na hinihingi ni Mr. Rivera sa akin na may kinalaman sa anak nitong si Gabriel Rivera. He wants us to be his daughter's bodyguards. But I can't decide dahil hindi ko pa alam ang desisyon ng mga tauhan ko. Oo nga't ako ang leader ng mga ito. But I still want them to decide for themselves, not because I say or I order them to accept the Don's little favor. Ang isa ko pang iniisip ay ang babaeng yun na para bang may kakaiba sa kinikilos, pero hindi ko matumbok kung ano. Hindi pa man ako nagsisimulang magtrabaho bilang bodyguard ni Gabriel ay sumasakit na agad ang ulo ko. Inis kong naisabunod sa buhok kong magkabilang kamay ko. Pagkaway muli akong tumayo at naglakad palapit sa bintana at sumilip sa labas ng bahay. Maliwanag na sa labas, kaya alam kong hindi na rin ako makakatulog kung sakali mang humiga pa ako. Minabuti ko na lang na pumasok sa banyo at mag-shower bago ako pumunta sa mansyon ng mga Rivera at kausapin ang doon. Pagpasok ko sa loob ng banyo ay agad kong binuksan ang shower. Wala sa sariling napangiti ako nang may bigla akong naalala. Hindi naman ako buteteng laot. For the first time ay may isang malakas ang loob na tawagin akong ganun. Naiiling na lamang akong nagpatuloy sa pagsa-shower ko at matapos ay lumabas na ako ng banyo nang nakatapis ng tuwalya.
Lumapit ako sa closet ko at kumuha ng isusuot ko paalis. Isang puting t-shirt at leather jacket na itim. Natutuwangan ko ng maong na pantalon at white rubber shoes. Tiningnan ko pa ng mabuti ang t-shirt kung hindi ba gusot, bago ko isuot. Sa lahat ng ayaw ko ay ang gusot ang isusuot ko. Except na lang kung nasa mission kami ng grupo ko. Nang makita kong maayos naman yun ay agad ko nang isinuot. Sunod ang pantalon ko. Kumuha na rin ako ng medyo sa lalagyan ko at isinuot ko. Saka ko sinunod ang sapatos ko. Pagkatapos ay inayos ko naman ang sarili kong buhok at nag-spray ng pabango bago ko dinampot ang jacket at cap ko. Saka ako lumabas ng kwarto. Wala naman akong ibang kasama rito sa bahay ko. Kaya wala akong kailangang pagsabihan na paalis na ako o may pupuntahan ako. Pagbaba ko ng hagdanan ay diretso akong lumabas ng bahay. Patungo sa garahe kung saan nakagarahe ang SUV ko. Sumakay ako ron at nag-drive palabas. Hindi ko naman problema ang pagbubukas ng gate at pagsasara. Dahil automatic naman yon. Nang makalabas na ako ng gate ay agad na ako nagmaneho. Patungo sa mansyon ng mga Rivera para kausapin ng don. Pero pagdating ko sa tapat ng gate ay agad bungungad sa akin ng mga pamilyar na sasakyan ng mga tauhan ko. Naiiling kong pinarada ang sasakyan ko sa unahan ng kotse ni Light. Saka ako bumaba ng sasakyan ko at lumapit sa doorbell. Ilang beses akong nag-doorbell bago ako pinagbuksan ng isang maid na may edad na. Pasok po kayo sir. Nasa garden po si Don Alejandro at kausap ang mga tauhan nyo. Wika ng maid na nauna nang naglakad papasok sa mansyon. Habang ako naman ay nakasunod lamang rito. Nang makarating kami sa garden ay agad akong sinalubong ni Don at pinaupo sa isang silya. Ang maid namang naghatid sa akin ay bumalik sa ginagawa nito. Nakapag-decide ka na ba? Nakausap ko na nga pala ang boss mo at sinabi ko ang tungkol sa trabahong inaalok ko sa'yo. Pumayag naman siya. Ang sabi niya ikaw na lang daw ang bahalang magdesisyon. Pumayag na bang limang yun kaya nandito na't nauna pa sa'kin? Tanong ko rito na marahan itong tinanguan. Sabay higup sa tasa nito na may tsaa. Lumapit naman ang isang maid na may dalang isa pang tasa ng kape at inilapag sa harapan ko. Ngumiti naman ako rito at nagpasalamat. Oo, pumayag na sila. Actually, nandyan lang sila kanina. Baka pinuntahan sa kwarto niya si Gab para gisingin. Bigla akong napatayo sa sinabi ng Don. Saglit lang ho. Pupuntahan ko lang sila at baka kung anong kalukuhan ang gawin ng mga yun sa anak nyo. Tumango naman ang Don at saka ngumiti. Mabilis akong pumasok sa loob ng mansyon at diretsyong nagtungo sa kwarto ni Gabriel. Nangungunot naman ang noo ko nang makita ko si Nalight na sapo ang panga habang naglalakad palayo sa tapat ng isang kwarto. Whew! Sakit niyang manapak! Kababaing taong bigat ng kamao! Daing ni Light. Ganyan ba katigre yung babantayan natin? Mukhang mas matapang pa sa atin yun eh. Reklamo naman ni Morgan na nakasapo sa may likod ang isang kamay. What are you doing here, gentlemen? Tanong ko sa mga ito na ikinahinto ng mga ito habang nagbubulungan. Boss, tiningnan lang namin si Miss Gab. Kaya lang ay ito ang inabot namin. Wika ni Diego na may putok pa sa labi na dumudugo. Mabuti nga sa inyo. Siguro may ginawa kayong kalokohan. Sige na, bumaba na kayo ron at kakausapin ko lang si Miss Rivera. Utos ko sa mga ito na mabilis namang sumunod sa sinabi ko. Nang mawala na ang mga ito'y lumapit ako sa kwartong pinanggalingan ng mga ito at tahimik na pumasok sa loob habang tila bad mood naman na nagmungulngul si Gabriel. Tahimik ko itong nilapitan para marinig ko ng husto ang sinasabi nito nang bigla itong humarap sa akin at tila gulat na biglang umigkis ang kamao nito. Mabuti na lamang at nasalag ko. Hinawakan ko ito sa magkabilang kamay at itinulak pahiga sa kama. Kinapitan ko ng mahigpit ang mga kamay nito sa itas ng ulo nito. Saka ito tinitigan ng husto. Kitang kita ko kung paano ito sunod-sunod na napalunok ng sarili nitong laway. Hindi ko man mapigilan na hindi rin mapalunok ng laway. Lalo na nang mapatingin ako sa malulusog nitong dibdib na bumabakat sa suot nitong t-shirt. Baka matunaw na ako sa uri ng titig mong yan. Baka gusto mo na akong pakawalan. Ang awkward kasi ng posisyon nating dalawa. At isa pa, ang bigat mo! Saad nito na mabilis ko namang pinakawalan. Pero hindi ko inaasahan na ito naman ang manunulak sa akin pahiga sa kama at uupuan ako sa tiyan. I can't deny na napaka-attractive niya sa ganoong posisyon. Lalo na sa uri ng suot nitong puting t-shirt at maiksing short na mas nagpalabas ng kaseksihan nito.
Inaasar ko lang naman ito nang sabihin kong mas malaman pa mang babae sa club kesa rito. But to be honest ay napakaganda ng hubog ng katawan nito. I'm sure walang lalaking hindi ito uulit-uliting lingunin. Mas lalo akong napalunok nang ilapit nito ng bahagyang mukha nito sa akin. Akala ko yahalikan ako pero naiiling itong umalis sa ibabaw ko. Sabay ngiti na naglakad patungo sa loob ng banyo. Palabas na sana ako ng kwarto nito nang muli itong lumabas ng banyo. But this time may nakatapos na lang ito ng tuwalya na lumapit sa akin. Andito ka pa pala? I thought lumabas ka na para parusahan ng mga tauhan mong basta na lang pumapasok dito sa kwarto ko. At binulabog ang pananahimik ko. Saad nito habang nakacross arm sa harapan ko. Don't worry, I will talk to them. And I'll make sure na mapaparusahan ko sila for bothering you. Sige na, labas na ako. Paalam ko rito, sabay hakbang palayo rito. Kung hindi pa ako aalis sa kwarto nito eh, baka hindi na ako makapagpigil at may magawa ko rito na kung ano. Lalo na tila inaakit ako nito, natikman ang maganda nitong katawan. Steve! Tawag nito sa akin nang isasara ko ng pinto ng kwarto nito. Yes? Tanong ko rito na ikinangiti naman ito. Thank you for everything. And thank you for saving my life. Wika nito na hindi ko na napansin na nasa harapan ko na pala. Hinawakan ako nito sa magkabilang pisngi ko at walang sabi-sabing hinalikan ako sa labi. Saglit lang yon at halos dampi lang. Pero pakiramdam ko ay saglit na tumigil ang mundo ko sa pag-ikot ng sandaling maglapat ang mga labi namin. Pagkatapos ng halik na yon ay pumasok na ito sa loob ng banyo at naiwan na akong nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto nito. Nagulong-gulo sa nararamdaman ko. Pero malakas kong ipinilig ang ulo ko, sabay sara ng pinto at diretsyong naglakad pababa sa garden kung saan naghihintay ang don at ang mga mokong na makakatkim talaga ng parusa dahil sa ginawa ng mga itong pambubulabog kay Gab.